Good day guys, meron po tayong panibagong video tungkol sa ating mga alagang baka. May update po tayo sa kanila at malalaki na po sila ngayon. Kasuyo po ako sa aking tatay na kumuha ng video at ito nakunan niya yung uncle ko na nagpastol ng baka. Ang baka na ito nabili namin dati ng 17,000 at ngayon may nag-offer daw ng 30,000 sa baka na ito. At hindi naman pwede na ako lang mag-decide kung ibenta na namin. Kailangan ko rin tanungin ang uncle ko kung ibenta na. Pero sa halaga na yon ay okay na ako sa 30,000. Within 10 months ay malaki na yung tubo ng ating puhunan. At itong mga baka na ito ay hindi ito nakatry na ng mga commercial feeds. Lahat ng pinapakain dito ay damo lang. Dahil sa lugar namin maraming damo. At doon lang nilalagay ng uncle ko yung mga baka. So hindi pa sila nakakain ng commercial feeds. Lahat po ay damo lang na nakikita sa paligid. Ito po ang nakasanayan sa aming probinsya na damo lang ang ipakain. Dahil ang mga baka namin ay hindi naman hybrid o mga Brahman. Kapag decide po ako na bago namin ibinta ay papatabain muna namin yung parang gagawin naming para magkalaman at baka mabenta pa natin ng mas mataas na presyo. Pero sa akin nga, sa aking sarili, kung ako yung mag-decide, ay okay na ako sa presyo na gano'n. Ikaw? Basta rin baka. Basta rin baka. Eh, ito sa ipo sa kuan sa Facebook pa. Okay. Yung ibang baka natin ay malaki na rin. Ito yung pinakauna nating baka na nabili lang natin ng 11,500 at baka ngayon ay mataas na rin ang presyo nito. At hindi ko lang alam kasi yung itim lang yung may nag-offer. At ito, batang-bata pa ito. At makita naman natin na hindi pa siya nagkalaman. At ito nga yung sabi ni Corpus sa Adelaide na hindi dapat patabain ang mga batang baka dahil hindi pa makayanan ang kanilang buto. So, ito guys, hindi talaga ako nag-offer ng fatining sa uncle ko. Sabi niya, magfatining tayo. Parang hindi ako convinced na i-fattening kasi baka malugi ako sa pagpapakain dahil hindi nga ma-maximize yung paglaki nila kasi hindi sila Brahman at yung lahi nila ay may lahing native. So kahit na matagal yung kitaan ay okay lang sa akin, basta sigurado lang na hindi tayo malugi at na-enjoy natin ang pag-aalaga ng mga baka. At itong baka na to ay parang naalagaan ito ng 11 to 10 months kasi ito nga yung unang nabili. At halos magkasunod-sunod sila nung binili namin, mga 3 araw, 2 araw. Ganun po yung nangyari nung binili namin itong baka na to. Nag-start na po kami na nagdagdag ng baka. Ito, masipag siya kumain. At sa tingin ko naman ay may ilalaki pa ito na baka. Baka next year ang laki na nito. Kasi ganito yung itim na binili namin na nagkakalaga ng 17, parang ganito kalaki yon. Or mas malaki pa yata ito. At yun lang po yung makikita natin na sipag lang talaga yung puhunan natin sa baka. Kung nabili mo na ang baka at masipag ka na mag-alaga, ay sigurado naman po na lalaki talaga yung baka. At sa lugar namin, makikita nyo na meron kaming kanal at may irrigation. At dito sa gilid ng kalsada ay marami pong damo. At dito po nag
papastol ang aking uncle, masipag po siya magpastol. Mahilig din siya sa mga hayop, kaya nagka-team up kami, kaming dalawa, na siya yung mag-alaga at ako yung mag-finance sa pagbili ng mga baka. At yan yung brown ay si, yan po ay si Heidi Lynn. Nabili namin yan nung nanalo si Heidi Lynn ng gold sa Olympics. So pinapangalanan ko siyang Heidi Lynn. At dito sila na kumakain, at dito rin yung mga palaya namin na konti, maliit na lugar. At itong si Heidi Lynn ay nabili namin ng 12,500. At sa nakikita ko sa mga Facebook group sa ganito kalaki ay nagkakahalaga na ito ng 20,000 plus. Yung nakita kong mga offer dun sa group na sinasalihan ko. At wala po kaming balak na ibenta si Heidi Lynn dahil yun nga, nagkapangalan siya ng world champion natin sa ano, sa weightlifting. At balak naming magdagdag ng mga babae. Kahit na may lahing native, okay lang, dahil may balak kami na bumili ng lalaking baka. So last time nagpost ako na nakabili ako ng Brahman, pero sa iba po yun na nag-aalaga sa paiwi. Dito sa uncle ko ay balak ko magdagdag ng mga babaeng baka, dahil gusto kong magparami ng baka at bibili ako ng Indo-Brazil na bull. So may nakita nga ako na nag-offer doon ng 60,000 na bagong walay ng Indo-Brazil galing pa sa Pangasinan. Pero kailangan din pag-ipunan dahil mahal din ang presyo. Ang kanilang sinabi na presyo ay nasa 60,000. So ito si Heidi Lynn ay yun nga, kinabahan ako dito nung nabili namin, dahil kakawalay lang ng mama niya, nasa 6 months siya, tapos walang lubid, walang, hindi pa nakatry na magano ng lubid, maglagay. So ito, nung lumaki siya, pumayat siya kasi wala nang gatas yung mama, tapos nung nibago siya sa lubid niya. Pero magaling magalaga yung uncle ko, at ito na, malaki na nga si Heidi Lynn. Baka next year ay pwede na itong kastahan. So yun guys, ang advantage pag magaling yung mag-alaga ay siguradong makikita mo na lumalaki din yung mga na-invest mo na hayop. At ito yung uncle ko na nagpapastol ng baka. At ang baka na ito ay nabili namin sa halagang 14,000. At malaki na rin ito ngayon. Baka next year ay pwede na itong mabenta. So ganun lang, damo lang. At yun, nilipat-lipat lang ng uncle ko doon sa main canal. Itong canal na ito ay project ito ng National Irrigation. At ngayon nga na may mga baka na tayo, ay nangarap din tayo na makabili ng lupa. So itong lupa na nakita ko, ganito yung gusto ko talaga na na-picture out, na gusto kong bilhin lupa kung ipagkaloob ng Panginoon na magkapera tayo. Dahil dati nangarap lang din tayo na magkapag-alaga ng baka, magkaroon ng baka, na isa lang yung pinapangarap natin. Nangarap lang tayo, unti-unti nating nakikita yung ating mga alaga ngayon na nadagdagan na unti-unti. Sana makabili ako ng lupa na pwede ako makapag-start talaga ng farm. At in the future, gusto ko talaga na mag-alaga din ako ng sarili ko, dahil mahilig na talaga ako sa mga hayop, sa iba't ibang hayop. At sana makabili ako ng lupa na katulad nito, na parang may bundok, dahil ito po ang maganda sa baka, na hindi stagnant yung tubig. At pwede kong ilagay dito ang mga kambing at baka. So sa ngayon, palagi tayong nagdarasal, at sana ibigay sa atin ng Panginoon ang ating minimithi na magkaroon tayo ng mga bakahan. Hanggang dito na lang po tayo guys, at marami pong salamat sa pagpanood sa ating video. Sa lahat po ng mga silent viewers, marami salamat po, at God bless ating lahat.